Hello, I'm Ivy and Ate sa Mindanao. Kamusta na tayo? Ako ko to. Okay lang ako. Ano na ba? Pero sasabihin naman ni Ate, hindi, ang ganda-ganda mo nga. Ano ba yan? Ganda-ganda. Ate, pag sinasabi mo na maganda ako, naiiyak ako, totoo. Kasi alam ko hindi totoo eh. Hindi, alam ko, sa isip ko hindi totoo kasi ilaw lang to, tapos lipstick lang. Mascara, tsaka BB cream, tsaka pulbos. Yun lang yun. Yun lang yun, ate. Kasi pag, isipin ko, may taping na naman ako. Kailangan maganda ako, naiiyak ako kay ate. Baka sabihin, ba't ako pumangit? Kailangan maganda pa rin ako. Ate, mag-share ako ngayon, ha? Yung, ang baba ng boses ko. Uy, alam niyo ba yung boses ko ang baba? Minsan tumatago ko yung nagpapadeliver ako sa ano, sa mga food delivery. Minsan nagpapadeliver ako doon. Or kaya minsan nagtatawag ako sa mga, sa internet, pag sira yung internet, or pag tatawag ko sa kung saan-saan. Ang sabi nila sa akin, ano, sir, gawa ganun. Hindi ako nagagalit, natatawa ako. Lalo kung nalalakihan ng boses ko. Natatawa ako kasi, iwan ko bakit, natutuwa ako eh. Ay, sir daw ako. Tapos pag bibigay ko yung pangalan ko, ay, sorry po, ma'am, ganun. Kasi pamabae, dapat sa labag talaga pala, panlalaki rin ang name ko para talagang, ano, sir ang tawag sa akin. Uy, tsaka nagpagkamalan akong ano, bakla, dun sa ano. Diba? Ate, mga akong bakla. Pero hindi ako talaga nga. Talaga, napagkamali akong bakla, Ay, ate, tatanong mo kung saan ako nagpapakulay ng buhok. Ako na nagpapakulay ng buhok na to. Pero last year, nagpakulay ako ng buhok sa parlor. Akala bakla ako. Kasi ang name ko nga, di ba, is Kapabian. O, yun nabigay ko ng name. Parang, sabi nung ng buhok ko, parang siyang ano. Inaalam, tinitingnan yung ID ko kung ano ba ako, kung babae ba ako, o lalaki ako. Akala bakla ako. Natatawa lang ako, okay lang sa akin. Baka nga, di ba? Hindi. Ano ang mag-share ako ngayon sa inyo? Sino yung 12 Apostles? Kilala niyo ba? Kabisado niyo? Ako rin, hindi ko rin kabisado, ha? Hindi ko rin kabisado. Ito, basahin ko ah. Si Peter, si Andrew, si James, son of Zebedee, si John, James' brother, Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus, Jude, also known as Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot. Sino yung naging kapalit ni Judas Iscariot? Binetray niya si Jesus. Sino ang kapalit ni Judas Iscariot? Ate sa Mindanao, kilala mo ba? Ate, sa Mindanao. Kilala mo yung kapalit ni Judas? Judas Iscariot, kilala mo yung kapalit? Di ba nagpapasa ka na ng Bible, ate, ha? Tumatawa ka lang. Alam ko tumatawa ka. Naririnig ko yung tawa ko. Ate, dinig ko yung tawa mo, mandito. Hindi mo alam si ano, si Matthias. Kasi si Matthias, kaya siya napili, after ni Jesus umakyat sa langit, nagkaroon ng botohan kung sino sa mga tao na mga disciples, kasi iba yung apostles sa disciples, di ba? Yung apostles, yung 12 apostles. Tapos yung disciples, yun yung mga tinuturuan ng mga apostles, okay? Mga under ng mga apostles, yung mga disciples. Ngayon, na nagkaroon sila ng botohan kung sino ang nakasama si Jesus nung start ng ministry niya up to the time nung pag-akyat niya ng langit. So, hindi lang 12 yung kasama ni Jesus, okay? So, may mga disciples din doon. So, nung nagbotohan, dalawang pinagpilian nila, ang nanalo, si Matthias. Pinag-pray nila yon. So, si Matthias ang kapalit ni Judas, okay? Dahil si Judas, di ba, nag-suicide siya by hanging sa puno. Tapos, nung pag-suicide niya, yung ulo niya, di ba nagpabigti siya? Yung ulo niya na bagsak sa lupa,
Tapos, nag-burst open yung kanyang stomach. Lumabas yung mga bituka ni Judas. Okay, nung nagpa-kamatay siya. Pero mapapansin mo, no, yung itong mga apostles, hindi mo na niya napapansin. Parang mga isip bata nung nandito si Jesus. Nung kasama nila si Jesus, parang isip bata yung mga apostles, di ba? Di ba yung kagaya itong si Peter? Si Peter parang siya yung ano, no? Yung parang salita ng... Di ba alam niyo sa school? Yung, di ba sa school, merong batang makulit, batang tanong na ng tanong sa teacher. Parang feeling ko parang ito si Peter. Parang siya yun, ano, yung makulit, no? Di ba, tinanong ni Jesus, sa tingin niyo sino ako? Tapos ang sumagot, di ba si Peter? Ang sabi ni Peter, you are Christ, the Son of God. Di ba sabi ni Jesus, pinuri niya si Peter, okay? Uy, ano, ang nagsabi sa'yo niyan, si God the Father, para sabi mo sa akin yan, okay? Pero after nun, ni-rebuke naman niya si Peter. Kasi sabi ni Peter, right after nun, sabi ni Peter, sabi kasi ni Jesus, papatayin siya, ganun. Sinasabi na niya na mamamatay siya, okay? Sinasabi ni Jesus na papatayin siya ng mga tao. Ang sabi naman ni Peter, I know, no, you'll not die, ganon. Hindi ka mamamatay. Tapos anong ginawa ni Jesus? Ni-rebuke niya si Peter. Away from him, Satan. Ganon. Get out of him, Satan. Ginanon niya si Peter. Kasi nga makulit si Peter na parang nagmamarunong si Peter. Parang yumabang eh, no? Yumabang si Peter. Na hindi, hindi ko mamamatay. Noong una kasi pinuri ni Jesus. Siguro naging proud siya. Galing talaga. Tapos yung nagsalita naman. Pagkasunod yun, kahit tingnan niya sa Bible. Hindi ko mamamatay, sabi ni Peter. Tapos bigla na-rebuke ni Jesus si Peter. At saka si Peter lang yung may asawa, no, sa mga apostles. So lahat mga walang asawa yon. Kasi may mother-in-law si Peter. Which means to say, may asawa siya. Ang isa pa sa makulit na na apostle, si ano na, si Thomas, no? Kasi si Thomas, ano naman siya, di ba, nung naipako na si Christ, nung namatay siya, wala siya sa tomb niya, sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala na buhay si Kristo. Okay? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita yung butas sa kamay niya na may pako doon, na doon siya pinako. Hindi ako maniniwala. O yun, yung kulit, di ba? Hindi pa naniniwala. Ibig sabihin, kasama na nila si Christ. Okay? Kasama na nila, hindi pa rin sila naniniwala. Kaya si Judas, no? Kasama na nila, dagdan na ako pa rin si Judas doon sa ano, wallet ba yun nila? Kasi di ba si Judas yung treasure nila? So, nagnanakaw pa rin si Judas. So, kahit nakikita nila na may milagro na, naging milagro na si Jesus. Pinapadami yung mga tinapay, pinapadami yung isda, ginawa ng alak yung tubig, nabuhay yung patay, nabuhay si Lazarus. Ano ba? Ang daming miracle na ginawa, di ba? Nakalakad yung ano, yung pilay. Yung babaeng dinudugo, nag-stop yung bleeding niya. Yung bulag, nakakita, yung mga bigay, nakarinig. Kahit kasama nila si Jesus, may doubts pa rin sila, no? Yung hindi pa rin sila fully convinced. Pero naiintindihan ni Jesus sila, no? Kasi parang ang mga bata, yung mga apostles, nung nandito pa si Jesus sa lupa, yung kasama yung mga apostles, parang mga bata. Tapos, di ba, sabi pa ni Peter, ano, bakit na naglalakad si Jesus sa tubig? Ako rin, gusto ko rin maglakad sa water. Parang bata, di ba? Di ba may mga kaklase kayong ganun dati, nung ano, elementary kayo, na parang ganun. Parang ganun yun sa tingin ko, eh. So, yung hindi pa rin sila naniniwala kahit kasama na nila si Jesus. Pero sabi ni Jesus, magtiwala lang tayo sa Kanya, okay? At alam ni Jesus na yung way ng pagkamatay ni Peter, no? Alam ni Jesus kung paano mamamatay si Peter. Di ba sinabi niya yun sa Bible? Na nakasulat doon. Basta, makibasa naman lang. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin. Basta, sinabi niya kung paano mababatay si Peter.
na alam ni Jesus na maraming pagdadaanan ng mga pagsubok ang mga tao. Okay? Marami tayong pagdadaanan ng mga pagsubok. Maraming trials, temptations, tribulations tayong pagdadaanan. Pero sabi ni Jesus, nung nabuhay siya, nung pinatay siya, kasi nabuhay siya, I have overcome the world, okay? Rejoice, I have overcome the world, kasi na-overcome niya yung world, ibig sabihin, tayo rin, dahil tayo, sa kanya tayo magtitiwala, kay Jesus tayo magtitiwala, kaya ma-overcome din natin ang world. Ang dapat lang natin gawin, i-focus lang natin yung eyes natin kay Jesus. Alam naman ni Jesus na hindi madali eh. Alam ni Jesus, okay? Kaya nga, di ba sabi niya, this is a rich man, mayroong mayaman na lalaki. Sabi niya, nabi ng lalaki mayaman. Jesus, or teacher, rabbi, lahat naman na sa Ten Commandments, ano yung sinusunod ko eh. Mahal ko ang Diyos, sumusunod ako sa magulang ko. Ano pa ba? Hindi ako nagkakasala ng adultery or what, hindi ako nagchichismis, hindi ako nag-anong matuyod ang lakad ko. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Sabi niya, para makapunta ng langit. Ang sabi ni Jesus, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, take up your cross and follow me. Ano ibig sabihin ng ibenta lahat ng ari-arian? Ibig sabihin, hindi naman sabi ni Jesus na ibenta mo lahat, as in, ibabigay mo, yan. No, hindi naman ganun. Eh. Ibig sabihin, huwag yun ang gawing priority sa buhay. Oo, kailangan naman talaga natin, di ba? Kailangan natin ng pera, pero huwag mong mahalin, huwag yun ang maging priority mo sa buhay. Ang maging priority pa rin natin sa buhay, si Jesus. Deny yourself. Take up your cross and follow me. Mahirap, no? Mahirap talaga eh. Kaya nga, di ba, sabi rin ni Jesus na mahirap makapasok sa butas ng karayom ang mga mayayaman. O yung nagmamahal sa kayamanan nila. Dahil kung nasan yung puso mo, nandun yung ano mo eh, yung kung sino yung kung ano yung mahal mo, yung kung ano yung importante sa iyo, andun yung puso mo. Ano bang importante dapat sa atin? Ang importante dapat sa atin si Jesus. Yung deny yourself, yung mga gusto mo sa buhay. Huwag na yun ang i-prioritize natin. Ang i-prioritize natin si Jesus. Kung paano natin siya mapapasaya, kung paano natin siya mapi-please. Paano ba natin siya mapi-please? Mahalin natin siya, mahalin natin ang kapwa-tao natin. Paglingkuran natin yung kapwa-tao natin. Di ba nga, nung bago pa nga ipako si Jesus sa cross, bago siya kunin ng mga Roman soldiers, hinugasan pa niya yung paa ng mga ng mga apostles niya. Siyempre, nung time na yon, siyempre, wala silang kotse no, nung time na yun. Wala rin silang kabayo. Nakalagay ba sa Bible, nagkabayo? Hindi, ang isang once lang nagsakay si Jesus ng colt pa ang sinakyan niya, hindi kabayo. Once lang siya sumakay, naglakad siya. Mula siya sa magarang karwahe. At si Jesus pinaglingkuran niya yung mga apostles niya, hinugasan niya yung paa, di ba? Di ba, anong sabi ni Peter? Ay, wag ako hugasan mo, ayoko, dahil teacher kita, ikaw ang leader ko, ikaw ang rabbi ko.
huwag mong hugasan ng paa ko dahil ano, nirerespeto ko ta. Sabi naman ni Jesus, hindi pwede. Kailangan ang magpakumbaba tayo, okay? Maging magpakumbaba, okay? Yan ang ibig sabihin ng kaya hinugasan yung paa. Kasi yung paa, di bang, parang pinakamaruming part ng katawan natin dahil yun ang lagi nasa lupa, di ba? So, noong time na yung maalikabok, naglalakad yung mga apostles. Kaya sabi ni Peter, wag yan. Nahihiya siguro si Peter, baka minsan maka may, kung ano, may athlete's foot siya, ano. Di ba? O, wag mong hugasan, wag mong hugasan. Ay, hindi pwede. Sabi ni Jesus, paano mo masiserve yung ibang mga tao kung ikaw mismo ayaw mo magpa-serve sa akin? Tapos sabi naman ni Peter, sige, ano, wag na lang paa ang, wag lang paa ang hugasan mo sa akin, Jesus, pati na rin ang buong katawan ko. Tapos sabi naman ni Jesus, di ba, paa lang ang kailangan hugasan, hindi na yung buong katawan, malinis ka na. Di ba laging napapagalitan si Peter? Makulit kasi. Hindi naman napapagalitan yung parang mga mali-mali kasi yung pinagsasabi. Kasi parang isip bata yung mga apostles nun, di ba? Tapos nagsiselo sila kay John, di ba? Kasi si John, yung pinakabata, kaya ang tawag nga, di ba? John the Beloved. Kasi nga, kita niya parang favorite si John na. Parang siselo sila. May mga ganun pa, yung mga apostles. Kaya, akala nila hindi mamamatay si John. Yun pala, si John ang magsusulat ng Book of Revelation. Okay? Si John ang pinakabata sa kanila. Si John din ang pinakahuling namatay. Okay? Ayan, ano lang tayo. Yun lang ang share ko sa inyo, okay? Na mag-serve tayo sa ibang tao. Kaya okay yung, wala pa ako na babalitaan ngayon ng community pantry. Okay yung mag-serve tayo. Pero yung mga ano ngayon, teka muna, yung mga leader ngayon, no? Ginagawa rin nila, naghuhugas din sila ng paan ng mga servants nila, ng mga yung mga leader nila, yung mga leader naghuhugas din ng paan ng mga tao nila, no? Naintindihan nyo? Pero, yung mga tao naman nila, ay, hugasan ni leader ganyan yung paa ko, kailangan magpa-pedicure ako, magpa-manicure ako, kailangan malinis ang paa ko, kailangan mabangon pa ako, tapos isprayan ko ng pabango yan para, nakakaya naman, kakaya din sa leader. Ba't gano'n, no? Nahihiya pa? Hindi naman gano'n ang nasa Bible eh. Ang nasa Bible, kahit madumi ang paa, hugasan, hindi yung nag-aarti-arti pa yung leader na hugasan yung paa dahil madumi yung paa. Hindi gano'n. Walang pinipili si Jesus sa tao na, ayan, madumi yan, maduming tao yan, walang gano'n. Ay, ano, ang dumi, ang daming libag. Walang ganon. Dahil lang tinitingnan ni Jesus, yung puso natin, okay? Yung puso natin ang tinitingnan ni Jesus, ha? Hindi yung panglabas na kanyuan natin. Alam niyo tuwing mag-share ako na nasasaktan ako, alam niyo kung bakit? Kasi yung pag may siguro sa panlabas na kanyuan, wala kayong nakikitang wala kayong nakikitang wound sa akin sa panglabas na kanyuan. Kasi yung wound ko, internal wound ako meron. Kaya hindi yung nakikita sa panlabas na kanyuan. At pag nag-share ako, yung part ko, a part of me, is what I'm sharing to you. Kasi, si Jesus yung part ng buhay ko. Siya yung kanya ako natitiwala, ganun. So, yung parang binubuksan ko yung sarili ko sa inyo. Kaya parang yung wound ko, parang may band-aid na, tapos parang bubuklatin mo pa uli, parang tatanggalin mo pa uli, tapos nagbi-bleed. Para lang may pakita ko sa inyo na
ano, na si Jesus ang umubuo ng pagkatao ko. Okay, kaya yung parang bigli duli yung sugat. Alam ba nang i-band-aid na, di wala na, okay na. Tapos pag mag-share ako sa inyo, yun nga, parang yung sugat ko na-expose uli. Kaya ako nag-share kasi minsan kakausapin ka rin Jesus na mag-share ka sa mga tao. Maraming tao rin ang dumadaan sa pinagdadaanan mo. Hindi mo lang alam, okay? Hindi mo lang alam na may mga taong yung pinagdadaanan mo, pinagdadaanan din nila. I-share mo kung paano ka nabubuhay pa rin. Ganon. Okay? Kaya pag nagsishare ako, parang nahihirapan ako. Pero susundin ko si Jesus kasi sa sobrang pagmamahal niya sa akin, pagkakait ko pa ba yung kung ano yung kaya kong gawin? Ito lang naman ang kaya kong gawin. Kaya ano, mapasalamat ako sa mga ano nanonood. Okay lang sa akin kahit husgahan ako, wala akong ano, kasi alam ko si Jesus ang kasama ko. So, mahal ko kayo, I love you. God bless you.